So, ayun, same as usual. Pupunta kami lagi sa supermarket. Bibili lang ng beer. Ganun. Pasasawa ko. Kasi, beer is life. Na, that's normal. Maayong buntag sa inyong tanan. So, kumusta kayo diha? So, please guys, mag-aano muna ako, maglagay muna ako ng pulbo sa aking mukha para mag-blooming man tayo. Uy, kalawayan. Kalawayan ang tura natin. Ano? Grabe. So, good news mga ka-viewers. Hindi ako makapagsikaw. Ano pa yan? Ay, nako. Murag tayo mga pepe at dingi dito. Uy, magsasalita ka. Tahimik. Hindi pwede makapagsikaw. Ano pa yan? Buhay. So, yun nga mga ka-viewers. Update ko lang bala, no? So, pasensya na talaga mga ka-viewers. Hindi talaga ako makapagsikaw. Uy, naku. Ano pa yan? So, yun. Alam nga man kasi mga ka-viewers. Diba? Dami yung bawal dito. Uy. Kahit nga si Mr. sinasabihan ako, huwag maingay daw. Kasi, andito na yung ano, andito na yung nurse na nag-aalaga sa mama ko. So, hindi ako makapaisip. Aalis na naman sa open na naman ang, open na naman ang ito. Ay. Wala talaga magawa mga ka-viewers. Uy! As in, hirap. So, today's mga ka-viewers, mag-aayos muna ako ng aking mukha. Kasi, tignan nyo naman mga ka-viewers, wala. Muro. Ewan, ang pangit-pangit. Pangit ng mukha. Kapag walang kilay, wala talagang appeal. So, lagyan natin ito. So, aalis kami later on. Pupunta kami ng post kasi ihuhulog namin yung tawag nito. Yung application ko at saka application niya kasi nga naghahanap kami mga ka-viewers ng trabaho. So, ayun. Ayun, makahanap talaga. Uy, mahirap maghanap ng trabaho dito. So, mag-aayos muna ako ng aking mukha. Ayan. At saka, pupunta kami sa supermarket. At saka, ayan. Mag-anong mo tayo mga ka-viewers, ha? Saglit lang. Ayan, dinig nyo. Andyan na yung nurse. So, ito yung ginagamit ko sa aking mukha. Simple lang talaga yung ginagamit ko. Pulbo lang talaga. Ito siya. At saka, cream lang. Cream yung ginagamit. Ito. Pampa, ano lang sa skin ko. Pang dry skin lang ba. So, later on maglagay tayo ng pangkilay natin para maganda tayo. So, ayan. So, ayan nga mga ka-viewers, magbibilis lang ako kasi pupunta kami ng supermarket kasi yun nga sabi ko ipapasa na namin yung aming application ni Mr. Tignan mo siya. Nag-aayos na ng kanyang sigarilyo. So, mamaya ulit, okay? So, guys, aalis dapat sana kami ngayon. Eh, kaso nga lang, walang tao dito sa bahay. Umalis si Papang nang hindi nagpapaalam sa amin. Nako, di namin alam kung saan na naman siya pumunta. So, hindi na naman kami nakalabas. So, dito na naman ulit kami. Maghihintay ulit naman kami. Kasi nga, may darating na tao na may mag-aasikaso sa aming mama. So, sayang, hindi pa kami nakapunta sa labas. At ito, naghihintay. Naghihintay yung papel. So, pangit. Ang dumi. Yan mo yun. Ay, wala pa kasi pera.
So, pangit ang kwarto namin mga ka-viewers. Hindi ko talaga ma-view sa inyo lahat yung kwarto namin kasi ang pangit-pangit, ang dumi-dumi. Kailangan ito ng, kailangan namin ng renovation pero wala pa kaming pera talaga. Uy, hirap. Kailan pa tayo makakasahod ng malaki dito sa YouTube? Hiling ko lang sana na, na magiging successful din to yung pagbablog ko para naman maiayos ko yung pagre-renovate dito sa bahay. Kasi magkano yung pagre-renovate? 3,000 euros. So ngayon mga ka-viewers, naghihintay kami sa papa niya kasi walang tao dito. Walang tao at hindi namin alam kung saan na naman siya pumunta. Ay, wala talaga pa sintabi yung mga tao dito. Eh, hirap talaga pag matanda, no? Walang magawa, maghihintay kami. So, andyan na, aalis na daw kami. So, sa wakas mga ka-viewers, andito na nga kami sa labas. So, ngayon, pupunta kami ngayon sa may. Ang pangit ng views. Hindi makikita yung mukha ko ba? Ayun. Pupunta kami ngayon sa may post dahil ang daming basura, oh. Pero, mga goods yan. Pwede pa magamit yung iba. So, ganun dito yung mga taga-German mayayaman. Yun, mayayaman sila dahil nga hindi, yung mga gamit na hindi na nila magagamit, tinatapon na lang. Ibig sabihin, pinamimigay sa mga mahihirap. Ito yung siguro yung mga nakikita nating mga relief. Pag dumating na sa Pilipinas, relief na yan mga Inday. So, mga ka-viewers, ayan, si hubby ko, naglalakad. Pupunta kami ngayon sa may post. So, hopefully talaga na makakuha kami ng trabaho kasi ang hirap ng walang trabaho. Uy, wala kaming pera, wala kaming maiipon. Ay, naku mga ka-viewers, akala nyo mga ka-viewers, kapag nakakapag-asawa kayo ng mga foreigner, no? Akala nyo mayayaman. Naku, hindi, mga Inday, mga tuto. Diyos ko, swertihan lang pag makahanap ka, makabingwit ka dyan ng ano, mayayaman. Kasi bongga, wala kang problema sa pera. Kami naman ni Habi, ni Mr. Ko, problema namin pera. Kasi wala kaming pera. Kawawa. Pero, about naman sa padala sa Pilipinas, wala akong problema. Kasi prioritized ni Habi yung magulang ko sa Pilipinas. Of course, love na love niya yung parents ko. Kasi mahirap na kami, mga ka-viewers. Alam niya kasi yung sitwasyon ko. At saka, yun, may pera din naman kami natatanggap every month. Pero hindi talaga kasya kasi ipapadala pa sa Pilipinas. Tapos andun siya. So, ayan na. So, pupunta na kami doon mga ka-viewers. Ayan, ito muna yung view. Ay, peace ngat. Naka ano pala ito, naka post pala ito. Sayang. Ayun, si hubby ko naglalakad. Kinuha niya yung plastic na hawak ko. So, ngayon mga ka-viewers, makakapag-vlog ako ng maganda. Pero yung paghawak ko ng camera ko ay pangit talaga. Uy, nagatugudug-tugudug man ito. So, iyon, liliko kami doon. So, ngayon mga ka-viewers, pupunta kami ngayon sa may supermarket dahil bibili nga kami ng beer ni Habe. Kasi everyday umiinom talaga yun ng beer. So, beer is life. So, ayan. Andun nga siya, oh. Ayan. So, let's go na. Hey, bye, dear. Okay, good. So, tinanong niya ako mga ka-viewers kung meron ba akong mask kayo nadala. So, ayun. Meron akong mask. Kasi every time na punta tayo ng supermarket, kailangan dala-dala natin yung ating mask. You are not allowed to go inside of the supermarket without a mask. Very important talaga yung mask dito. At saka very strict ang rules nila. So, ayan mga ka-viewers. Ito yung view. Ayok, hindi tumutugog yung phone ko ba? Tapos napapansin nyo nga mga ka-viewers, diba? Naka-jacket ako ngayon kasi ito. Naka-jacket na. Kasi, ramdam ko na yung lamig dito. Malamig na talaga as in. Papunta na talaga ng winter. Kaya, ayun. Mapapansin nyo as in naka-jacket ako.
So, hindi ko na mararamdaman yung lamig sa tuwing lalabas ako ng bahay. So, 2 days, pupunta kami ngayon. Malapit kami sa supermarket. Ayun. At saka meron pang autos na dumaan. Ayan. Lahat dito may sariling autos talaga. Dito lang sa Pilipinas na pwede ka lang mag-commute na mga jeepneys or anywhere. Anyway, ayan yung hubby ko. Adon siya. So again, mga viewers, tapos na i-submit na namin yung aming kumbaga biodata or application sa post at saka mga siguro mga 3 days matatanggap na yon ng company at magkakaroon din kami ng response through email o di kaya makakatanggap kami ng tawag nito if available nga ba na meron silang bakanteng pagtatrabahuan. So, hopefully talaga guys, makakuha kami ng trabaho kahit part-time lang. Anyway, yung part-time dito, mga 4 hours lang naman. Yung full-time, 8 hours talaga. At saka, yun nga, ang maganda lang kasi dito, pang-a-aching ako eh. Ay! hindi na napigilan, nang-aching na nga. May DHL pa na dumaan. Ayan, si DHL. Yan yung si DHL na dadaanan. Kapag magpapadala kayo ng mga documents, yung mga parcel nyo, yan yung maghahatid sa inyong bahay talaga. So, yun yung DHL dito sa Deutschland, sa Germany. Ayun. Malamig na talaga mga ka-viewers, no? At saka kami mga ka-viewers, napapansin nyo nga pala, no? Bakit hindi kami gumagamit ng auto? Dahil si Hawi ko ayaw mag-drive. Meron niyang license at saka marami kaming mga autos, mga ka-viewers. Pero tinatamad si Hawi ko na mag-drive ng car. Ay, nako. Kaya kami tudo sa paglalakad. Tudo sa pagkukommute ng train kasi mabilis lang yung train kaysa doon sa autos at saka nagbabas kami kapag may mga appointment na kinakailangan, hindi talaga kami gumagamit ng auto. Uy! Tapos yung papa niya, no, meron niyang sasakyan, 3 ang sasakyan dahi, magaganda pa mga sasakyan dahi, Diyos ko, ewan ko nga lang ba sa asawa ko neto, uy, bakit hindi gumagamit ng autos, nako. Ay, nako, kung ako naman sana, no, mag-auto na lang kasi maganda. Pero, yun nga, ayan ni Hubby eh. Wala tayong magawa doon. So, ayan na nga mga ka-viewers, malapit na talaga ako sa may, taong neto eh. May sasakyan pa. Ayun, malapit na kami sa may stasyon ng train, so, makikita nyo na naman ulit. The same pa rin yung itsura ng pinablog. Ayan, may train. Yun yung train, mga ka-viewers. Ayan. So, ayan. Yan yung train dito. At saka ang train dito, sobrang bilis. Ang ganda. Wala talagang masasabi talaga. As in, very, very, very maganda. Super. So, naka-red light pa. Ayan. Oh, kita nyo, naka-red light pa. So, hindi pa talaga pwede kaming dumaan. Dami mga sasakyan 2 days. Ayan. Oh, calm na daw. So, wala lang sasakyan. Wala na nga sasakyan. Dadaan na kami. So, maraming pang tao. Nakakaya na gumawa ng video. So, si maraming ang tao. So, bahala na sila dyan. Uy, papala na ng mukha. No, diba? Bahala sila dyan. Basta wala tayong ginagawang, ano ba, wala tayong nakukumit na mali. No, diba? So, yun lang. Go lang. Wala akong problema. Charot. So, ayun. Same as usual. Pupunta kami lagi sa supermarket. Bibili lang ng beer. Ganon. Para sa asawa ko kasi beer is life, no? That's normal. Beer is life. Rice is life.
Speak not so many daw. Ah, speech ni Sophia. Yeah, okay, kain problem. Express is paita. Cheers! Ang ganda mga ka-viewers. Pagkain ng ibon. Ayan. Ayan na, malapit na kami sa supermarket. At yun. Wearing mask now. So, ayan siya. Nag-wear na siya siyang kanyang mask. Dala yung kanyang bote. Ayan. Ito yung looks. Pasok pa yun sa loob. Freshie also high mat. So, ito. Pasok pa yun. Ito yung tinapay. Brazil. Regional. So, punta tayo doon mga ka-viewers. Ayan, si hobby. Kuha ng cart. Ayan, dala-dala niya na yung kanyang bote. Papasok na kami doon mga ka-viewers. Hindi ako makapagawa ng video. Ayan, pasok kami doon. Ayan siya. Beer ulit. Let's go. Ayan. Alis na kami. Punta kami cashier. So, tapos na nga kami mga ka-viewers. Bumili ng kanyang beer. So, ayan. Daming tao. Naku, nakakaya na mag-ano. Oh, gumawa ng vlog. May pogi, oh. So, gawa tayo ulit ng videos mga ka-viewers. Kasi wala na mga tao. Ayan. So, ayan, nagbabantay ng bata. So, ayan, kami ni hobby. Pupunta kami doon. Ay, naka. Nag-aabang lang tayo ng walang tao para makapag-vlog. Ganyan talagang buhay ng Pinoy. Nakikipagsapalaran sa isang paggawa ng YouTube. Kasi pag walang effort, wala talagang mapapaladin eh. Ganyan, ganyan talaga ang buhay. So, ayan. Pauwi na kami sa aming bahay. At magluluto ako pagdating ng bahay ng pasta meat tomate. At saka, ano, magawa ako ng red radish salad daw, sabi ni hubby. Kasi, pag hindi ko ginawa yung red radish salad na yon, masasayang, mapupunta sa basura lang mga ka-viewers. So, ayun, as usual, pag halimbawa na, oh, may sasakyan. Shots. There's a car, I said. So, pag halimbawa, hindi ko ginalaw, hindi ko ginawang salad, yung red radish, sayang, sayang yung pagkain. So, mabubulok lang. So, kailangan kong gawing salad as soon as possible. So, ayun. Kailangan maubos yung red radish na yun kasi sayang eh. Pera din yun, no? No? So, kailangan gawin ko later on. Pero pasensya na talaga. Hindi nyo talaga ako makikita sa kusina. Hindi nyo talaga ako makikita kung paano ko ginagawa yung paggawa ng pagkain ng German food, German salad. Kasi alam niyo ang buhay ko dito mga ka-viewers. Bawal! Ang daming bawal! So, yun. Mukhang may tao. Mamaya na. So, ayun. Maglalakad-lakad muna tayo. So, tingin-tingin muna kayo mga ka-viewers sa aking Lovey-Dubs homeland. Lovey-Dubs homeland daw. So, ayan. Si hubby ko andon. So, yun. Basta, manood lang kayo, uy. Manood lang kayo ng manood. Bahala na kayo dyan. Ganyan. Intindihin nyo na lang si talagang Pilipina. Ganyan talagang buhay dito, uy. Pag kayo pumunta dito, mararanasan nyo rin siguro yung mararanasan ko. Yung iba, maswerte, ganon. Yung iba naman, hindi. Kasi nga, daming limitation ba? Bawal, ganito, bawal. Ay, nako! Parang nasa priso kay Inday. Pero wala magawa kasi ganyan talagang buhay. Kailangan mo lang habaan ang pasensya mo. Huwag makitid ang utak mo kasi hindi uso dito yon, hindi papasa yun dito. Ganun. Si hubby ko yung mata.
Mata niya po. Murag, murag ng agila ba? Bahala ka dyan. Uy. So, mga ka-viewers, mga sisi, mga koy-koy, malapit na kami sa aming bahay. And of course, pag malapit kami sa aming bahay, malapit na rin ako magpapaalam. Of course, yun, magpapasalamat muna ako sa walang sawang panunood at pakikisubaybay sa kwento ng aking buhay. Buhay ng Pinay sa Germany. Ay, may nag-ride pa. Hindi ko siya pwedeng kuhanan ng videos. Kasi, tawan! Baka masita naman tayo, mga inday. Ang dilim dito, oy. Ang dilim ng mukha ko. So, pangit. So, mga ka-viewers, once again, thank you. Ayun. At saka, please, don't forget to subscribe, share, and like my videos. Thank you so much for everything.